Sinasabi ko niyan, wala na akong expectation sa sarili ko. Parang sinasabi ko na if ever matapos ko yung course na to, hindi dahil sa akin, pero dahil kay Lord. Kasi alam ko, hindi ko kaya. Ako din. Iniisip ko, hindi kami mananalo dito. Mananalo lang kami kung gagawin ni Lord. Kasi tingnan nyo naman yung build ng kabila. Pero hindi yun pag-underestimate, guys, sa capacity ng teammates. That is just, if you would like scientifically and physically value measurement. Common sense. Common sense talaga. Kaya yun talaga nangyari, nanalo kami. It was just amazing na. Imagine kaya, nyo. Magbo-volunteer kasi yan eh, kung sinong duo from each team ang lalaban. Tapos nung si Nathan sinasabi, kami na, tayo na. Yung mukha ko talaga, hindi ko nga alam paano ilagay yung mga protection sa elbow tsaka sa toe. Ang tagal niya dun. Habang kami kinakabahan na rin kahit pa paano sa laban siya, hindi niya pa rin alam paano ilalagay yung mga protection dun sa kanyang tuhod. So yun ang isa sa mga tanong o mga issues na nasagot ko when it comes to kung scripted ba ang PBB. Hindi talaga. And it's just amazing how you would see things turn out inside the house of Kuya. Kaya actually ang PBB is something. Parang ang PBB nga ang nakita ko is dollhouse. Tayo yung mga dolls. Tapos si Lord, siya yung gumagawa ng paraan to make the show interesting because of the turnout of events. Oo, totoo. Pinapakita niya yung power niya. At saka lahat ng values na pwede mo makita within that. So lahat yan reality, walang scripted. So meron naman nagtanong dito, Kuya, about naman po sa CR. Sa CR guys, maraming nagsasabi kung bakit walang padlock daw yun. Ang sinabi sa amin is that kasi hindi pwedeng lagyan ng padlock dahil may mga times na baka pagka merong nag-breakdown, kasi alam niyo naman ang pressure sa loob. Pag pinapanood niyo parang madali. Pag nasa loob kayo, hindi ganun kadali. Mahirap din. So, yung challenge na parang gusto mong maging isolated is only possible pag nasa CR ka dahil isa lang camera doon. So, ang ginawa nila, walang lock ang CR. At may camera rin talaga sa loob ng CR. Kwarto. May lock yung iba, pero sila lang may control. Oo, may lock ang kwarto, pero sila naglalock at nag-open. So, basically, nagkaroon ng tanungan dyan, kung pagka ba nagsashower ka, naka-underwear ka pa, most of the housemates, oo, kasi it's just right, dahil may camera nga. Pero ako, dahil tinatamad na ako mag-underwear pa at 5 minutes lang, all out na, hindi naman ako siguro papabayaan ni Kuya. At hindi niya naman guguluin siguro yung mundo o internet para ipakita lang ako. De, paano kung may gigil na gigil sa'yo tapos hinak niya yung sistema ng PBB? Tapos, syempre sa kanya na may kopya na siya. Yun yung iniisip ko, baka may hacker. Kaya naka-ano ko? Dress. Ako, mali ko. Dress? Hindi, parang lingerie type kasi yung dress na yun. Ah, parang sleeping wear. Parang sleep. Isang ganunan. Ganun. Ah, okay din yun. Yung iba naman talagang gusto nila, hindi sila comfortable. So okay lang din naman kasi talaga nakatutok sa iyo. Nakatutok sa mukha mo talaga. Oh, nakatalikod ang technique namin, girls. Nakatalikod kami sa camera. Nakaharap kami sa pinto. Malas na lang kung merong magkakamaling magbukas. Ano talaga 'yon? Kita. At na-prove namin 'yan na talagang umaandar yung camera. It was on the task na bawal umupo. Na kahit pati pag mag-CR ka, the countdown would go down. So, totoo nga. Nakapantay talaga. Tapos tawa kami ng tawa ni Sam. Kasi nga, alam mo ba, Rap? Ang sagwa ko pa naman dun pagka minsan nag-CR ako. Yeah. Kasi, hindi naman sobrang sagwa na in bad sense. Kasi yung ginagawa ko, yung damit ko, nilalagay ko sa sabitan. So, ginagawa ko, naglalakad ako dun ng nakaupad para dun ako nagbibihis. Doon ko na ginagawa. So, parang all around the place ako dun, all over the place. Pero, again, yung protection na binibigay ng PBB was just right to protect each of the housemates. Walang kahit anong mangyari. Hindi magandang lalabas. I think ang lumabas lang na footage sa CR yung akin. Oo. Oh. Nakaupo ako sa toilet bowl. Pero ulo lang naman yung pinakita. Pero bakit ako pa?
ang nakakakita lang talaga ng mga events pero live pa, pagka nabubuksan ng may tao sa loob. Sabihin ko na sa inyo kung sino mga housemates ang nabuksan na may tao sa loob. Pasti makaraan. Jumi Jebs, binuksan ko, nakita talaga ng iba. Nakita sila sis, nakita rin yan. Ako, nakita rin ako. Si Tamara, nakakita. Marami. Marami talaga. Yung kay Raf, nakita ng buo. Kasi nga, pinakita sa TV. I mean, pinakita buo ng mga, I mean, in one episode, hindi yung buong katawan. Pero meron buo. Ako, ano, iihi ako. Tapos pagpasok ko dun, ano eh, may tao na sinundan ko, ano siya, nag-CR muna siya, tapos paglabas niya, iihi ako. Hindi nag-flash, may po. Alam mo, meron din akong, ano, hindi ko dapat sasabihin, pero mystery housemate na lang. Ako din, pagpasok na pagpasok ko, and I was thinking yun ang sasabihin niyang most embarrassing moment. Pagpasok na pagpasok ko, nakita ko, ay ganyan. Hanggang ngayon, hindi ko maalis sa isip ko, but oh my gosh, nakita ko talaga yung picture na doon pa rin sa isip ko. Tapos labas ako, sabi ko, may multo sa CR. Sabi nila, bakit? May tae, walang tao. Sabi pero, ko talaga. Pero nakarama ako kasi pinagsabihan ko rin yung housemate na nadatnan ko yung tae niya. Nakarama ako kasi yung akin naman, the next day, ayaw lumubog. Yun lang. Ayaw lumubog talaga. Kahit nakailang buhos na, umaangat lang yung tubig. Mas nakakastrip. Ako matindi nung pinagsabihan ko yung housemate na yun. Pagkatapos ko pagsabihan, parang walang nangyari. Okay, dire-diretso lang siya. Tapos ginawa niya ng paraan. Tapos ayaw na niyang pag-usapan. Tapos ayun, si Jean ang tumulong sa akin. Ang ginawa ni Jean, binuhusan niya ng mabilis. Ang nangyari, bumalandra sa legs. Oh my gosh, yun sa akin talaga. Grabe talaga rin, na-imagine ko. At bagay na bagay sa kanya yung... Basta, anyway... Baka may tanong pa kayo, totoo ba na pag sleeping time na nakalak yung sa girls and boys room tapos bawal lumabas? May times. May mga gabing ganyan. Kaya kami may arinola. Kaya mayroong arinola challenge kung nakikita nyo sa live. At baka alam nyo na kung sino na nanalo sa arinola challenge. Arinola challenge, pinauso yun ni Jean. Ibig sabihin... Ibig sabihin kung sino yun... Kung sino yung unang makapuno ng arinola, yun ang nananalo ng arinola challenge. Mag-uwi ng 200,000 pesos. Nakakaloka naman... yung arinola na yan sa kwarto kasi minsan na nagigising ako kasi na may narinig ako. Oh my gosh. Malupit. Sa amin may ginawa si Michael, nag-arinola siya. Tapos ginulat niya si Margie. Wala nagawa si Margie kasi nga may hawak siya ng arinola. Ginamit niya yung props na yun para hindi niya mabawian. Hindi siya mabawian. Pero ang totoo intention niya, magulat lang siya talaga. So, ano pa ba yung mga question natin regarding sa loob ng bahay ni Kuya? Meron din ako mga nare-receive na question na para bang... totoo, ganun ba kahirap talaga sa loob? So, yun madalas natatanong sa akin eh. Kasi nga, pag pinapanood nyo guys, parang madali lang. Pero kasi nandun yung it's paying its toll, yung pagka-pressure ng physical, pagod ka na. Tapos, yung mismong, hindi lang yun, yung emotional. Ito, very interesting to tanong na to, Rapo. Sino yung totoong nagkainlaban? May maloy ko ba? Malay namin, di namin mabasa yung puso ni Lay. Mahirap mainlove doon kasi kahit sabihin mong nagpapakatotoo ka, sa dami-dami ng rules, sa rulebook, tsaka since may camera nga, hindi mo mapag-uusapan lahat. Totoo, kasi alam nyo, kahit makita namin na parang may nalilink, di ba may nalilink o parang gusto nila yung isa't isa, magiging madali lang yun siguro kasi nga isolated kayo. So parang kayo-kayo lang yung nagkakakitaan. Especially if single ka. But then, hindi mo rin makita talaga yung intention nila deep within themselves. Is it just because
you're really close to this person because you're isolated? Or talaga bang nai-in love ka os because dahil sa whole figure niya as a person or internally, emotionally, alam niyo yun, physically lahat. So, pero like at the end of the day, bakit ka may in love? Nakasama mo mga yun sa loob ng bahay, tapos naamoy mo utot ng mga yun, nakita mo yung mga, naamoy mo yung mga kaasiman ng mga yun, di ka ba mataturn off? Siguro kasi yung iba may mga ano fetish. Gusto ko ng ingrown. Fetish ko yun eh. Siguro ganun. Ako lang yata yung maarte. Ako lang siguro yung maarte. Kasi yung iba, pagka naman naging very close sila sa isang pair, alam mo, tuwa-tuwa ako sa arte mo kasi nagiging pihigan when it comes to relationship. Oh, wow. At sa age mo, mahirap maging pihigan dahil yan yung mga time na gusto natin lahat magmadali sa feelings natin. Alam ko naman nakaka-relate din yung mga viewers natin when it comes to that. Kasi itong mga nanonood na to, ang pinapakita kasi talaga ng entertainment o ng social media is mga biglaang kilig. Yung parang bigla kang masaya. Tapos yung parang instant gratification pag kinikilig ka. Pero ang totoo lang, dapat ang gawin nating ideal is yung consistent na dahan-dahan, slow lang. Pero alam mo na dapat ganun yung maging action mo as a person within your age. Tulad ni Raf. Mahilig lang yan magbiro. Oo, mukha lang akong cheap, guys. Pero hindi. Alam nyo ba, hindi madaling ma-impress yan. Tapos, lahat bibiruin niya kasi wala naman talaga siyang particular na gusto. At hindi rin naman siya yung tipo na sasabihin niya na ginagawa ko to for the fans. Hindi. Ginagawa niya yun para maging masaya siya. Nagbibiru siya ng kapwa. Kasi yun ang icebreaker niya. Pero, para gawin niya yun... May kumulive ako na parang nag-overthink ako na ano ba tong mga pa-pickup line ko na ginagawa sa mga boys. Kasi sinasabihan ko ng pickup line yung mga boys sa loob eh. So natatakot ako one time. Akala ko sinasabihan ako ng malandi na mga tao. Baka na may misinterpret na ako. Iyak ako ng iyak sa kumulive. Sabi ko, huwag niyo pa nang isipin na malandi ako. Ano lang po, playful lang po ako. Ang mas hindi ko pa ma... Siguro mas gusto ko pa yung ginagawa mo na magbibiro ka na lang sa iba in random person na parang generalized kasi parang biruan lang talaga as icebreaker or yun yung way mo na makipag-asaran and they would feel comfortable. Kasi marami nagsabi na talaga naging komportable sila nung biniro mo sila. Kasi nga, dahil may halong kilig at tatawa rin yung iba, mas gusto ko pa yun tanggapin kasi mararamdaman mo talagang joke. Kesa yung nag-i-interpret na kunwari sila talaga just for the sake of the people trying to support them. Kasi ang problema dun is you're putting love in the wrong context. Kung dadalin mo siya just for clout, magiging mali yung konsepto ng pagmamahal. Pagka hindi na siya naging biro at naging form of pinapakita mong seryoso kayo but deep within, alam nyo naman na hindi and you're just doing it for the people. You're actually not giving them favor. You're actually trying to fool them. At yung concept na yun is very dangerous. Pero love naman will always keep on proving itself, will always prove itself. Na kung wari, wrong nga yung intentions nyo, kung bakit ganun yung ginagawa nyo, hindi yun magtatagal. Oh, yun din naman ang proof. Kasi ako naman, at tayong lahat, dapat wala naman tayong ginajudge kung totoo o hindi. Pero eventually, ang tao kasi has the keen discernment para makita ang totoo o hindi. Hindi lang yan yung pag sinabi mo naniniwala na. They could see it the way you look into their the look in their eyes, the way they say it. Yung actions nila, yung pagka sinabi nila na
I'm sad. Parang humingi nga ako pero hindi ko makuha yung hangin. Parang hirap na ako sa buhay. The way they speak pagka totoo, malalaman mo kaysa yung nagsasabi lang na lungkot ko kasi bro eh, lungkot ko ngayon. Ganto kasi, ganyan, ganyan. So, ang galing na ng tao mag-discern ng totoo at hindi. Kayo na ang bahalang mag-discern po. At tama yung sinabi ni Raf, parang lalabas din eventually what is really true. Maglalast yung totoo at yung hindi naman is makikita rin. Pero ang napansin ko nga, ano, like sa PBB, it is highly encouraged na magpakatotoo to show yung thoughts mo talaga, yung personality mo, kung ano at sino ka talaga. Pero paglabas mo, automatic tayong mga housemates or ex-housemates, sinasabak mo sa showbiz. We're in sa show business, marami yung for the show, gano'n. Kasi nga, entertainment. And so, from being encouraged na magpakatotoo, ngayon, marami ka nang hindi pwedeng sabihin, marami ka nang dapat iwasan, na nakaka-ano yun, no? Nakaka-shock, nakaka-disorient. Diba? Oh, pero may gray area kasi, Rat, na ang gray area dyan is, are you doing it for your work or profession? Just like, halimbawa, example, pupunta na tayo sa Hollywood. Sino ba? Ah, Chris Hemsworth. Katatapos lang na Thor. Makikita natin na meron siyang love team doon na isa rin na naging Thor, si Natalie. Ano pangalan niya? Natalie Portman. Natalie Portman. Pero, after the movie or after the show, makikita natin na sa premiere, ang kasama na ni Thor yung asawa niya talaga, which is yung tunay niyang mahal. Kaya sa'yo, nagtatrabaho lang siya. But then there's this gray area na... That is Hollywood. That is Hollywood. And that is how it's supposed to be pagka nasa showbiz ka. Yes. Ang ginagawa mo yung trabaho, it's just kasi a profession. Kasi trabaho is trabaho. Yes. Ang mahirap is sometimes na da-divert yung attention natin sa truth. Dahil ang gusto nila... On-screen and off-screen, expected ng tao. Kinakabit yung, ano, yung role doon sa role. Tao. Ito din, si, di ba dito, kapag ka artista ka, they expect na ma-follow ka nila in all social media, doon ka nila aabangan kapag ka may social media ka. Pero si Jennifer Lawrence, ni isang social media wala siya. Pero sobrang laki ng fanbase niya. Kasi people are supporting her doon sa work na ginagawa niya. Yes. At saka, I think si Jennifer Lawrence, natakot siguro siya sa demand. Kasi alam nyo, expectations ng tao lumalawak pagka mas nagiging mas kilala ka. Dati siguro, ang kakilala mo lang, tatlo. So, tatlo lang yung expectation na imamanage mo. Pero, pag mas nakikilala ka, mas maganda naman yung platform mo to use it in a good way, to motivate people, to inspire. Kaya lang, out of like million ng mga tao, maging nationwide ka man, someone is not gonna like you, i-judge ka. Halimbawa, nag-post ka ng picture, i-judge ka, imposibleng walang mag-comment ng hindi maganda. Kahit sa isip man nila, o kinoment talaga. Kasi tumataas yung expectation, tumataas yung pagkakakilanlan sa'yo. Dumadami yung tao, dumadami yung pressure, and yes, and dumadami rin yung dapat na makita o ma-meet mong expectation. But again, hindi mo kailangan i-provide yung satisfaction sa lahat ng yun. Kaya yun ang dangerous part pagka love team. I'm not against love team. Ang dangerous lang is pagka ginagawa nyo yun nang hindi totoo, you are trying to put up an expectation na ikaw din ang nahihirapan just for the sake of letting them know na kumwari, eh sweet pa rin kayo off-cam. Oh, that's hard. Kasi paano ka na mabubuhay kung walang truthfulness within your lifestyle? Ikaw din ang nagkukulong sa sarili mo. At hindi lang yun. You are giving false hope sa tao and you're putting up expectations that aren't true, which is very, very dangerous.
Next na live natin daw si Maring Natalie Portman ang ating magiging guest. Ayan na nga, si Natalie Portman, kasama nyo na ngayon. Ayan na ako. Olsen. Elizabeth Olsen. Elizabeth Ramsey. Ay, Elizabeth Olsen. Ay, iba naman ang Natalie Portman, sabi ni Derek Arhen. Actually, naglalaban sa isip ko kung sino ba, si Wanda ba, o si sino siya doon? Si Thor? Si Thor pa rin, para siyang Thor din eh, tawag sa kanya. May name eh, may name. Si Natalie Portman? Hero siya, kapag hero siya. Oh, kalimutan ko eh. Pero alam ko Thor din eh, sabi. So you're Thor as well, sabi ni Thor sa kanya. Parang ganun eh, parang I'm not sure, not quite sure. Isip ko pong yun nga si Lady, si Jane, or si Wanda for Halloween. Ayun, Mighty Thor. Mighty Thor. So kung pinaglalabanan mo ngayon, sabi ni Derek din at ng mga nanonood, kung si Mighty Thor ka o si Wanda? Wanda. Anong Wanda? Wanda. Maximoff. Wanda Maximoff. Wanda Maximoff ba siya dun? Maximoff, di ba? Ah. O baka ano ka? Willy Wanda. Willy Wonka pala yun. Sorry ka. No, Willy. Maybe William, eh ka. Mga Willy po nandito, si Willy Wanda o Willy Wonka at si Willy Revillame. Bigyan nyo ng jacket yan! Oh, ito guys, tikasang ka, tikasang, ano pa alam mo? Oh, nga ba, huwag nyo pagsalitayin ng pangalan niya, bigyan nyo ni Manlibo yan! Hindi na mahalaga pangalan niya, bigyan nyo ng jacket yan, nilalamig, ang lamig ng boses, bigyan nyo ng jacket yan! Ha? Nag-vlog ka ba kanina? Kulang kami kanina eh, wala si Rob tsaka si Lalazi. So ginawa namin, nag-vlog ng onte o kumuha lang ng onting film si Big John. Pero most of it parang training eh. Baka nag- talaga nag-workout kayo. Baka may ship na kayo ni Big John. Si Big John kasi tinuturuan ko talaga lumaban eh. Kung di nyo kasi natatanong, ako talaga. Ang ship name yung pag na-love team kayo, John Nathan. Ako kasi talaga ang coach ni Big John, guys. At alam nyo naman na wala akong inuurungan na laban. Sabihin ko sa inyo to guys, ha? One time, okay guys. Meron akong nakaaway. Okay? Sabihin ko na, hinatid ko si Raf sa isang lugar kung saan delikado talaga. Bata pa siya, Raf. Di mo na to naaalala, Raf. Bata ka pa. May lumapit, mga lima. Sabi nila, uy! Ano ba kayo, ha? Ba't kayo dumadaan dito? Sabi ko, bakit? Pwesto nyo ba to? Sabi nila, oh, damit siga dito eh. Sabi ko, eh yun naman pala eh. Tumayo ka kaya dyan. Ang hindi nila alam, Rap, during that time, umiiyak ka na nun eh. Nasa tutuban tayo. Naalala mo yun, yung sa CD, yung sa DVD. Nasa tutuban tayo, pinatabi ko si Rap. Iyak nang iyak kasi si Rap. Sabi ko, Rap, huwag ka matakot. Kasi, I got this. Sabi ni Rap, kuya kasi I'm scared talaga. Sabi ko, Rap, di mo ba ito nakikita, Raf? Ginanong ko talaga, guys. Raf, di mo ba ito nakikita, Raf? Kaya ako nga ito dinala eh. Para may protection tayo. Tapos, si Raf binigyan kumpanyo. Ngayon lumapit, lima eh. May isa muna lumapit. Sinubukan niya akong sapakin. Ginanong ko talaga, guys. Pak! Ang hindi niya alam, pag ginanong ko yan, pak! Ito, boom! Karate chop, ganun. Pak! Boom! Diretso yan dito niya. Pak! Iyak! Takbo! Ngayon, apat sila sumugod. Yung isa, yung tinamaan dito, kaya na papasugod. Kinuha ko yung apat. Una, hinawakan ko sa t-shirt isa. Pak! Yung isa naman, meron kasi akong asin sa bulsa eh. Ginanong ko sa mata nung isa. Pak! Pagganong ko sa mata niya. Paano naman? Tapos saka ko siya tinuloy-tuloy. Bish, 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 bish. Bish. Tapos yung isa naman, lapit siya. Paglapit niya, pak! Ginanong ko sa mata ko. Chak! Ito, pasok na gano'n, no? Pak! Iyak! Ngayon, yung sukumuha kay Raf, di medyo na nangyari ngayon nun, guys. Inidnap niya si Raf. Ay. Hindi mo na maalala, Raf, kasi na-trauma ka talaga, eh. Pinaterapy ka pa namin, eh.
Kinidnap niya si Raf, buhat-buhat niya. Takbo siya. Ako naman, sabi ko, "Hoy!" Umiyok pa. Sabi ko, "Uy!" Ganun pala. Guys, cancel yung kanina. Wala yung kanina. Disregard. Kalimutan nyo yung kanina, please, ha? Kalimutan nyo. Sabi ko, "Uy! Babayan, Brad! Babayan!" Sabay takbo ko, guys. Takbo! Bilis! Ginawa niya, nakiusap niya. "Sir, huwag nyo na. Naabutan nyo kung bilis nyo talaga tumakbo. Sir, huwag nyo na ako." Sabi ko, "Pag-alat ko dito kung sino ng bagong siga." Tapos si Raf iyak ng iyak, kailangan ko pa siyang dalhin sa therapy. Hindi mo na naalala, Raf, kasi ano ka nun eh. Na-trauma ka. Na-trauma. Iba yung kwentong naalala ko eh. Huwag na yan! Huwag mo na nanin yan. Anong oras ay, tayo bukas? Sasunduin mo ba ako? Sunduin kita. Punta tayo dentist ng mga 1 o'clock. 1 nandito ka. So pwede kita sunduin ng 12. At 12, sunduin mo ako. Ay, 1, nandito ka. Mga 12:30 to 1. Oh, sige. Mga ganun. By the way, in-edit ko na po yung vlog together with the housemates. Gumawa kami ng pisikalan challenge. Brutal challenge talaga. Na may tumunog pa ngayon buto. Buto ng leeg ng isang housemate tumunog. Sobrang lakas. So, meron pa umiyak. Ha? Meron pang umiyak. May umiyak. Oo. Muntik nang tumawag talaga ng ambulansya dun sa leeg. Pero buti, di naman ano, nagtuloy-tuloy yung sakit nung leeg. May umiyak talaga. Tapos, namumugto yung mata. Parang may pasta dito. Ganun talaga. Matindi talaga yung nangyari. So, ano pa po tanong nyo tungkol sa PBB, guys? Para at least masagot ko na in this episode. May it be issue man ano, yan. Mahina po ang tubig sa shower. Mahina. Tubig sa shower. Tinatanong nila yung mahina. Pero doon sa lababo, okay naman. Pero naglalawak. Babaha. Pero naayos na naman ni Kuya. Si Kuya, isang sabi mo lang, ayusin niya talaga. Ayun guys, kaya nilalock yung bedroom kapag tulog kami. It means may maintenance na ginagawa or may inaayos na decoration. Yung aircon, depende. Minsan sobrang nilalakasan nila. Minsan, sakto lang. Sila yung may control. Minsan yes, may hot water. Minsan may hot water, minsan wala. Pero ang malamig lang naman kasi guys, pag naliligo kayo, yung unang buhos, kaya tinatapo namin yun, tapos bubuhos mo yung pangalawa, okay na. Pero minsan talaga may hot water naman na nagagamit paggabi. Madalas wala, pero hindi mo na iindahin pagkapagod ka kasi from activity area, medyo mainit. So gusto mo rin naman refreshing na cold water pag naligo ka. Pero guys, ito, hindi lang yon ang shower room sa bahay ni Kuya. Isipin nyo, nung FA ako tsaka si Kapitan, di pa kami nakapasok sa tunay na bahay, di ba? So, saan kami naliligo noon? Uy, merong secret CR. Merong kaming secret CR. Nakakatukin ka pag nandun ka na at tatanggalin mo na ang blindfold mo. At after naman nun, ikaw ang kakatok pag suot mo na yung blindfold mo pag babalik ka na dun sa kwarto. Yun ang secret CR. Ang mga passengers ba hindi naliligo nun? Merong mga ayaw by choice. Hello, passengers. Gaano ba kalaki ang bahay ni Kuya? Magandang tanong yan. Kasi sa TV, parang sasabihin nyo, is normal lang yung laki niya. Pagpasok, you'll be surprised. Kung maaalala nyo, meron kami mga story ni Raf regarding the after party ng big night.
At para magkasya ang ganong karaming tao together with the host and the directors and the whole staff and the housemates, ibig sabihin malaki talaga ang bahay ni Kuya. Malaki. Oh, yung ceiling, mataas din. Mataas yung bubong. Tapos may second floor pa yun ah. Although kami, first floor lang yung napuntahan. Ay, hindi pala. Nakakit pala ako. At meron din kasing mga side room katulad ng yung heart center saan kami nag-date ng wife ko. Meron ding storage area, confession room na malaki rin. So malaki talaga pagka in-adapt natin lahat. Wala pa dun yung activity area na talagang sobrang laki. Miss nyo na ba ang loob ng bahay? Raf, ito may question ako sa'yo. Pagka ba binigyan ka ng chance again to enter the house of Kuya, kukunin mo pa? Basta ano na, meron text votes. Kasi lugi ako, walang nagbabaksak ng virtual gift sa akin eh. That is true. Tiyan na. Paano pa ako, 7,000 na, 7,000 lang ako, 55 minutes na. Pero okay lang, basta nandito sila, I'm happy. 82 people nandito, masaya na ako. Kasi I'm here to reach out and talk to you guys and to interact. Pero kung magbibigay kayo ng extra, siguraduhin nyo na ibibigay nyo na ngayon dahil pagka binigay nyo at this 56 minutes, sinisigurado ko na ang love life nyo ay magiging maganda. Hindi lang yun. Kung hindi nyo pa siya nami-meet pagka nagbigay kayo ng gift, in the next 2 days, makikita nyo agad ang inyong mga love life. At hindi lang yun. Magkaka-eye to eye kayo na may kilig factor ka agad at pang long-term relationship pa, regalo, ang depende sa regalo na ibibigay nyo. Meron tayong mga